Ladies and gentlemen, our feast builder, Brother John Escoto! Everybody, welcome to my show, Nacho Libre. We want to welcome everybody to the third installment of the series Money, Sex, and Power. Are you ready to hear God's word this morning? Pakitapik ang friend sa kanan, repeat after me, sabihin mo, friend, you have power. Sa kaliwa naman, sabihin mo, friend, naaamoy ko nga. And this is what we will be speaking about today. Let's read God's word together, pero meron po akong dalawang request. Number one, pwede ho bang alisin ko yung maskara ko kasi parang nakakahiya magbasa ng salita ng Diyos na nakaganito, ano? Pero promise po, ibabalik ko mamaya kung gusto niyo ng picture taking. Okay ho, mamaya, ano? Libre, walang singil. Can somebody help me hold the microphone? Ang hirap maging superhero, mainit. We want to welcome everybody to the third installment of the series. Let's pray. Let's read God's word together. And by the way, before we do that, let's pray our favorite prayer, Catholics as we are, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word, so I would become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet, in the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, in the light unto my path. Let's read together God's word. The reading that we will be having today abides very well with the popular movie Spider-Man. The one big idea of my message today is this: from great power comes great responsibility. The power given to us by God, the only valid power that heaven knows, the only valid power that the Word of God recognizes, is our ability to serve and to love. And the disciples, during the times of Jesus, they were having confusions about this. Hindi pa nila ito labis ang nauunawaan. We want to read from Matthew chapter 20, verse 20 to 26. All together, please. The Zebedee. Ask a favor of me. What is it you want? He asked. She said, grant that one of these two sons of mine may sit on your right and the other at your left in your kingdom. You don't know what you are asking. Jesus said to her, can you drink the cup I am going to drink? Jesus said to them, you will indeed drink
These places belong to those for whom they have been prepared by our Father. In the tent we heard about this, they were indignant with the two brothers. Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles have been over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become a great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man is not how to serve, but to give his life a ransom for many." The word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. We can all be seated po, mga kapatid. The story began when the sons of Zebedee, by the way, pag sinabing sons of Zebedee, si James and John yan. Tapos lumapit sila through their mother, and the mother was asking favor from Jesus. She was asking, "Pwede ba, nakapagsikat ka na at talagang superstar ka na, can you place my sons on your left and on your right hand?" You have to understand the request. Noong mga panahon po na yon, they never had an understanding. Ang unang pagtingin nila kay Jesus noong mga pagkakataon na yon, ang konsepto nila ng Messiah, yes, they believe that Jesus is the Messiah. They believe that Jesus is the coming Savior. Jesus is the coming King. But their understanding of the Messiah is a political Messiah. Ang hari na magpapalaya sa kanila sa kalupitan ng mga Romano, ibig sabihin, ang essence itong request na ito, Jesus, kapag prime minister ka na, kapag na-overthrow mo na ang gobyerno ng mga Romano na sumisikil sa ating bayan, pwede ba itong mga anak ko, si James and John, ang gawing mong Senate President and Chief Justice or maybe Speaker of the House respectively? And such was the nature of the request. They are not talking at all about heaven. This is not a spiritual request. At napakamot ng ulo si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa nanay na ito, "You don't know what you're asking for. You are asking for power, but you don't understand what you're asking for." Ang sabi ni Jesus sa kanila, "Are you willing to drink the cup that I will drink?" Kung gusto mo ng kapangyarihan, are you willing to drink the cup that I am supposed to drink? Siguro hindi rin nila alam ang sagot dyan. At umoo na lang sila. And Jesus was asking about the cup. He was talking about the cup of suffering. Hindi niya pinag-uusapan dito ang kape or hot choco ng Starbucks. Ang tawag dito, yung palagi nating sinasabi sa misa, ang kalis ng dugo. The cup of suffering. The message of Jesus to them was so simple. From great power, with great power comes great responsibility. To be a leader is about sacrifice. Sabay-sabay sabihin ang salitang sacrifice. Sacrifice. True power is service. Sabay-sabay sabihin service. Service. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus sa kanila. And then Jesus went on saying, yung pupunta sa kanan at kaliwa ko, hindi para sa akin yan. It will be determined by heaven. To make the long story short, what Jesus was saying is this. When you understand now what true power is all about, sa langit, hindi mahalaga ang titulo. Hindi mahalaga ang posisyon. Positions don't matter anymore. And when you are face to face with God, all of these things would mean nothing to you. Tanong, ano ang nasa isip ng Diyos na kahulugan ng tunay na kapangyarihan? When God speaks about real power,
Ano ang tunay na kapangyarihan sa kanya? What is the right definition? Simple. All power must be used for love. All power should only be used for love. And that's what holy power is all about. Meron pong limang pinagmumulan. Five sources of power. Ilan? Five sources. Saan nagmumula ang kapangyarihan? Number one, nagsisimula ang kapangyarihan. All of them starts with the letter P. First, it comes with position. Power comes from position. Naikwento ko sa inyo the other time, like a couple of weeks back, I flew back in from Mindanao. Ako po ay nagbigay ng seminar sa lahat ng mga huwes sa buong Pilipinas. Nung tinawag nila si Chief Justice Sereno, yung mga tao talaga namang standing ovation at sila po ay nagpalakpakan. Tapos nung tinawag na, let's now welcome our guest speaker for today, Brother John Escoto, nagpalakpakan lang sila. Walang standing ovation. Kasi wala akong posisyon. Pero sabi ko, hindi ako papayag. Kung si Chief Justice nag-standing ovation sila, bakit ako hindi? Ang ginawa ko nung tinawag ako at sinabing, let's welcome our speaker, Brother John Escoto. Paghawak ko ng mikropon na kumanta ako, Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Abay, nagtayuan din sila. No? Standing ovation. Pagkatapos kong kumanta, nagpalakpakan pa. Parents, because of your position, you have an amazing power over your children. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kanila ang buhay at kinabukasan ng inyong mga anak. Ibinigay sa inyo, meron kayong kapangyarihan. Religious leaders, power emanates from the position. Merong isang leader ng isang malaking grupo, kapag sinabi niyang lumundag kayo, 8 milyon na Pilipino lumulundag kasi 8 milyon ang miyembro nila. Ganun makapangyarihan when it comes to position. Number two, popularity. Ito po ay pinagmumulan ng kapangyarihan. I was invited to speak in front of 1 million people. Tanungin niyo ako saan? Nung pong nag 400 years ang Nazareno, di ba ano, sa Quirino Grandstand yan? Ang haba ng pila, sobrang dami ng tao doon. And I began preaching God's word to them. Pagkatapos kong mag-preach, nagpalakpakan yung mga tao, pero nung nagsimula akong kumanta, kasi doon sa talk ko, kailangan kong kumanta. Aba, yung mga tao, naglabasan sila ng camera, naghisteriya silang lahat. Yung iba, ipinupukpok na nila yung ulo nila sa dingding. Talaga, hindi sila makapaniwala. Di ba? Headbanger ba tawag doon? No, talagang sobrang kanilang hysteria noong mga panahon na yon. Naisip ko, grabe, sobra pala ang sikat na sikat ako. Ang hindi ko alam, kaya sila naglulundagan, nag-hysteria, sa likod ko lumabas si Christopher De Leon, si Boyet pala, yung kanilang pinalakpakan. Tapos maya-maya, hindi na ako napansin. Ano, si Boyet na lang ang nandiyan, but I was happy for him. Kaya lang napansin ko, mas maayos naman akong kumanta kay Christopher De Leon. Sabi ng nanay ko, pero talagang yung mga tao, talagang siya ang pinapalakpakan. Alam nyo ba na si Christopher De Leon, humatsing lang, 1 milyon nagpalakpakan? Tapos pinawisan siya, talagang dami ng mga manang puntahan sa kanya, pinupunasan siya. Napansin ko, narinig ko mismo, pagkatapos siyang punasan ng pawis, inamoy yung panyo. At sabi ng manang, ay, ang bango ng pawis. That guy is simply so powerful because he is so popular. The other source of power is peso. Ang katotohanan po sa maraming pagkakataon dito sa mundo na bibili ang kapangyarihan. In fact, in the same seminar na nabigay ako ng seminar sa mga huwes, ini-interview ko sila. Alam niyo ho ba sa probinsya? Kasi alam nila, syempre narinig nila lahat ng kaso. Kapag ikaw pala nagpunta sa probinsya, sa halagang 1,000 piso, kaya mo magpapatay ng tao? Meron kang hindi gusto, meron kang gustong witness na gusto mong itumba? 1,000 pesos lang ang katapat niyan sa probinsya. Areglado yan.
Ngayong September, nanonood kayo ng TV, mapapansin ninyo yung martial law special. Buhay na buhay dyan ang pera, ang peso. Ang kapangyarihan ng golden rule, whoever has the gold makes the rules. Pinanggagalingan ng kapangyarihan, another fee, physique. Lakas ng katawan. Sino dito sa inyo, nag-CAT kayo nung kayo ay high school? Pakitaas ang kamay. May kasamang, yee-hee! Okay, salamat sa pag-amin ninyo sa inyong mga edad, no? May CAT pa ba ngayon? Tapos pag nung CAT kami, no? Yung mga classmate ko na malalaki ang katawan, yung mga bully, dahil malalaki ang katawan nila, silang inassign na MP. Alam niyo MP, di ba? Yung lalakad-lakad dyan, ano? Malaki ang katawan. Tapos yung mga MP, pag gusto nilang maglibang, lalapit sila sa mga platoon leader. Tapos tatanungin yung platoon leader, sino ba ang gusto nating pag-push upin dyan? Tapos yung platoon leader naman, tuturo ng mga medyo maliit ang katawan na hindi pwedeng magreklamo, kaya hindi ako masyado na ituturo. Ah, okay. Lalo pag nakasuot akong ganito. Okay. Tapos pag pupush upin ka, wala kang magawa dyan kasi ang laki ng katawan, ano, nung mga MP. Nung ako po dati nakatira pa sa Marikina, meron kaming kapitbahay, ang pangalan si Toning Bayawak. Si Toning Bayawak, ang laki ng katawan niyan. Pero silang mag-asawa, merong inampon, ang pangalan si Peter. Ang gusto lang mag-ampon yung asawa. Si Toning Bayawak, ayaw niya. Kaya pag sinigawan niya si Peter, umuwi, hindi umuwi, nahuli lang ng 10 seconds. Pagdating ni Peter, maniwala kayo, 3 years old yung bata. Pagdating ni Peter, sisikmuraan niya ni Toning Bayawak. Tapos mamimilipit dun sa kalsada. Sasawayin ko. Pero wala akong magawa. Kumikisay sa kalsada ang batang ito. Physique. Lalapit ang pulis sa iyo, kikikilang ka. Kasi ang physique nila hindi lang sa katawan, may hawak silang baril. Wala kang magawa. Don't you know as well that beauty is power? Alam niyo ba yun? That beauty is power. Kung merong kang ganda, makapangyarihan ka, kaya mong akitin ang mga tao, ang mga lalaki, makukuha mo ang gusto mo, at dahil sa kagandahang ito, kaya mong sumira ng buhay, at kaya mong sumira ng kinabukasan ng buhay ng may buhay, at pamilya ng may pamilya. Pakitapik ang friend sa kanan, repeat after me, sabihin mo, friend. Pag babae, ha? Yung babae ang tapikin mo, sabihin mo, friend. Ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. O yung lalaki, tapikin mo naman, sabihin mo, friend. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa laman lupa. The other P, proficiency. Kapag magaling ka sa isang bagay, ito ay pinagmumulan ng kapangyarihan. Pag mas marami kang talent, mas magaling ka. At pag mas magaling ka, makapangyarihan ka. In areas of your life where you can say, I am good at this, you are powerful in that area. Boy, I was the best in math and in physics nung nag-aaral po ako. Ang boto ko dyan, nobody messes around with me when it comes to math and physics. Kaya po napansin ko nung nag-aaral ako, lalo nung college ako, lahat ng babae tingin ang tingin sa akin. Kala ko gwapong-gwapo ako ng mga panahon na yun. Yung pala sa papel ko nakatingin, nangungopia. Kaya pala pag-exam, parang ang feeling ko ang pogi-pogi ko. Tapos pagtalikod ko, ang tawag sa akin, nagbubulungan ang pambansang ilong ng Pilipinas. No? Parang, but boy, I was powerful. Dahil lahat sila pumapasa dahil sa akin after exam, pag sinabi kong dito tayo pupunta, doon ako dadalhin. Kapag sinabi kong kailangan ko nito, ibibigay sa akin. Kahit exempted ako sa exam, kukuha ako ng exam para may makopyahan sila. Pero siyempre, makapangyarihan ako, may kapalit ang mga bagay na ito. When I was still working, I was president in vice president in marketing. I was second in command in the division. Alam niyo ba na kapag hindi makakota ang division ko, simple lang ang gagawin ko. I control the prices. We were the market leaders at that time. May competitors kami pero halos monopoly yung industriya. Pag hindi ako maabot sa kota, simple lang ang solution ko, price increase. Walang makareklamo. Pag sinabi kong ganito ang presyo buong bansa, ganyan ang presyo. I had so much power. Nagbibigay po ako ng seminar.
sa channel sa GMA 7. Umaattend sa seminar ko mga artista. Madalas kasama ko mga artista. Minsan na pagkakamalan din akong artista. Sabi ko, bakit? Sikat ba ako? Sabi nung isa, oh, sikat ka. Sikat chupoy. Amen. Lakas ang tawa nyo ha. Parang naniniwala kayo doon. Don't you know that ang mga tao sa media, they have an amazing power? Buti na lang hindi ito ginagawa ng GMA. At maraming mabubuting tao hindi ito ginagawa. Pero yung may mga kapangyarihan sa media, alam nyo ba na pwede nilang sirain ang isang taong maayos? At kahit isang kalabaw, pwede nilang pasikatin? Ganun ang kapangyarihan na meron sila. These are the sources of power. But don't you know that power is a gift? Ang kapangyarihan ay kaloob lamang sa atin. Bigay lamang. Paano ko nalaman? Tanungin niyo ako, paano? Kasi napansin niyo kahit anong kapangyarihan meron ka, nababawi. Tama o tama? Kahit anong kapangyarihan meron ka, na akala mo napaka makapangyarihan mo, one of these days, binabawi yan. One day, when I was still in hardcore marketing, I had an interesting chat with a dinner sa isang businessman. Very interesting guy. Tinanong ko siya minsan. Sabi ko, Brad, kumusta na ang negosyo mo? Sabi niya, as usual, patay ang negosyo ko. Pero sabi ko, bakit patay ang negosyo mo? Ang saya-saya mo. Ano ba ang negosyo mo? Sabi niya, funeraria. Sabi ko, yun nga, ano? Ang negosyo niya. May mga promo pa raw sila doon. Kapag daw yung biktima galing sa sunog, 50% discount sa cremation. May mga ganun, ano? Pero big time ito, big time. Tanungin niyo ako, bakit? Siya ho ang nag-imbalsamo kay Presidente Marcos. That's how interesting this guy is. At habang iniimbalsamo niya si Marcos at nasa harap niya, sabi niya raw sa sarili niya, habang nakahiga dyan, sabi niya, grabe to, kinatatakutan to dati. Pero ngayon, wala siyang magawa sa akin. Ang sabi niya, pumasok daw sa isip niya, gusto niyang pingutin. Hindi ako nagbibiro. We were having a great chat. Sabi niya, gustong-gusto kong pingutin, makabawi man lang. Hindi ko alam kung ginawa niya. Hindi niya sinabi. Pero walang magawa. Yung dating presidente sa kanya. Sabi niya, tingnan mo to, brado, bihis na bihis. Sabi niya raw sa kasama niya, bihis na bihis, wala namang pupuntahan. Hindi lamang buhay ang binawi. Kapangyarihan. At ang sabi niya sa akin, alam mo, kahit anong kapangyarihan, Brad, uod lang ang katapat mo. Uod lang ang katapat mo. Kasi pagdating ng pagkakataon na binawi na yan sa'yo, uod lang ang katapat mo. At pare-pareho lang tayong lalamunin ng lupa. Sabi niya. Kaya yung iba, lalo pag nagkakaedad ka, nating na mo ang binti mo, nag-uugat na. Yung pag tumigil ka sa isang lugar, parang yung ugat gusto nang pumunta sa lupa, no? Parang itatanim ka na, di ba, no? Tapos pag lumakad ka, parang naririnig mo yung lupa. Sabi siya, huli ka na, huli ka na. Power is a gift. And with great power comes great responsibility. Jesus said in John chapter 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. This is the true essence of real power. True power is given to us so that we can love and serve. How does holy power come? Paano dumarating ang holy power? Holy power comes only from people who are the following. Everything starts with the letter S. Satisfied, selfless, and sacrificial. I'll speak about satisfied. Alam niyo ba? Sabihin nyo, hindi pa. Hindi pa. Ulit, alam nyo ba? Hindi pa.
ang mga corrupt at abusadong leader ay may mga makasariling pangangailangan at personal. They are corrupt kasi meron silang pangangailangan, hindi sila kontento. At ginagamit nila ang kapangyarihan upang punuan ang pansarili nilang pangangailangan. Ang opisyal ng gobyerno na nag-overprice ng kontrata, may pangangailangan yan at ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kunin ang pangangailangan niya. Ang negosyante na nag-overprice ng gamot para kumita ng mas malaki kahit mamatay ka na dahil hindi mo mabili, meron silang pangangailangan. They are not satisfied with life. Meron silang hinahanap. Ang pastor na nagdidispalko ng pera ng fellowship, may pangangailangan niya at hindi siya satisfied. Ang pare na nagmumolestya ng mga bagets na seminarista, may mga pangangailangan sila sa kanilang katawan and they are not satisfied. Holy power only happens and it comes from someone who could say, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kapag kontento ka sa buhay, kapag alam mo ang ligaya kung saan nagmumula ito, at kapag ang puso mo punong-puno ng kaganapan, and you are satisfied with the gift of God for you, then holy power can come from you. Panatag ang iyong kalooban, maligaya ang iyong puso, at mas nagiging maligaya ka habang maglilingkod ka sa iba. Are you ready for this? Alam nyo ba na ang mga abusadong magulang ay yung mga magulang na hindi kontento sa buhay at hindi maligaya? Ang tingin nila sa kanilang mga anak, utusan. Para sa kanilang kasiyahan, hindi upang mahalin at paglingkuran. Sasabihin dun sa anak, sasakalin pa, anak, kailangan first honor ka. Kasi hindi para sa anak nila yun. Naghahanap sila ng dangal para sa sarili nila, para meron silang may pagmayabang sa iba. Ang mga nag-aabuso ng anak na physical, nais lang nilang ilabas ang galit nila, hindi para magbigay ng tamang disiplina para sa ikabubuti ng anak. Kaya tuloy minsan sabi nung isang anak, "Mami, pwede ba? Bakit kung tratuhin mo ako, parang bata? Matanda na po ako. Mami, pwede ba? Dahil nagtatrabaho na ako, kapag na-promote ako sa trabaho, ibili mo naman ako ng robot." Dahil dyan, ang mga anak hindi nagpo-progress, hindi nag-grow. Holy power comes, the other S, when you are selfless. Ang kapangyarihan, kapag ginamit mo sa sarili mo, ito ang sisira sa'yo. Uulitin ko. Ang kapangyarihan, kapag ginamit mo para sa sarili mo, ito ang sisira sa'yo, at kapag sinira ka na, sisira ka rin ng ibang tao. Sino ho rito sa inyo ang nakapanood ng pelikula bukod sa Spider-Man, napanood ninyo The Lord of the Rings? Pakitaas ang kamay. May kasamang yee-hee! Yung mga hindi nakapanood, panoorin ho ninyo, ha? Yung iba kasi hindi nila napanood yung The Lord of the Rings. Ang napanood nila, The Lord of the Rings. No, yun talaga. And the most powerful person during that time was not Frodo, was not Arwen, was not Gandalf, and so on. The most powerful person during that time was Frodo. And he was entrusted the ring. And he kept a safe distance between the ring and himself. Kasi may alam si Frodo. Nung panahon ni Spider-Man, nangyari din ito sa kanya. Power does something to you. Napanood niyo Spider-Man 3, ano? Nagkaroon siya ng kakaibang kapangyarihan and it intensified the evil in him. Because power intoxicates, sa Tagalog, nakakalasing. Number two, power is addictive, nakaka-addict. And that's what happened to him during that time. And power can destroy you. It can bring out the worst in you. And again, the poster said the most important battle is the battle within.
I'll show you a case study. Simpleng tanong lang at kwento. Case study ng dalawang tao. Itago natin sa pangalang person A and person B. Pareho sila. Ang dalawang tao na 'to makapangyarihang tao sa kasaysayan ng mundo. Both are powerful persons in the history of the world. Person A executed his assassin. Nung may nag-assassination attempt sa kanya, in-execute niya kagad yung assassin niya. Person B, there was an assassination attempt against him as well, but he did something amazing. He forgave his assassin. Amazing. Person A converted Germany into a fully militarized society. Person A launched the Second World War. Person B was instrumental in toppling communism in Asia, influenced the restoration of democracy and religious freedom all throughout Eastern Europe, especially in his own country. Letter A, person A was responsible for the slaughter of at least 6 million Jews and others whom he considered na inferior ang race. Person B is the great defender of life, especially the unborn. Person A was the most powerful dictator of the 20th century, while person B is the man of millennium, Newsweek magazine, 1999. Person A is Adolf Hitler. Person B is Pope John Paul II. Who has holy power? Sinong may holy power? Sino? Uy, pwedeng sabihin ng ibang tao, Katoliko kasi kayo. John, Katoliko ka kasi masyadong religious ang analysis mo. Kaya syempre, ang sasabihin mo, holy power, si Pope John Paul II, hindi po? Kahit hindi ka Katoliko? Kahit mahilig ka sa kanta ni Julio Iglesias? Ha? Kahit nagsisimba ka sa parokya ni Edgar? O nakatira ka sa distrito ni Rudy? Kahit hindi ka Katoliko, alam yan ng puso mo. At sigurado ako, tanungin mo ako, bakit? Papatunayan ko sa inyo, why do you call your sons John Paul and why do you call your dogs Hitler? Ibig sabihin, alam ng puso mo what holy power is all about. Your heart where God resides recognizes the truth. The last S is sacrificial. Holy power comes from those who are having the sacrificial heart. This will be my second to the last story. Another case study, dalawang pangalan, Dr. Joseph Mengele. And the other one is Dr. Asim Sayed. Pareho po silang doktor. Kapwa, sobra ang katalinuhan. Sobra ang kapangyarihan. Pareho silang sikat na surgeon sa mundong kinagagalawan ang buhay ng marami na kasalalay sa kanilang kamay. Si Joseph po kilala, kinatatakutan ang kapangyarihan. Siya po ang pangunahing doktor sa concentration camp sa Auschwitz. Sobra ang kanyang kapangyarihan. Ganito, pagpasok ng mga Hudyo sa concentration camp, titingnan niya lang. At siya ang magdedesisyon sa kapangyarihan ng kanyang daliri. Ituturo niya kung sino dapat ang patayin diretso sa gas chamber at susunugin at sino ang pwede pang buhayin para magtrabaho sa forced labor. Sobrang kapangyarihan niya. Tuturo lang siya. Hindi ulam ang tinuturo. Tao. Siyang nagde-decide who lives and who dies. Meron din siyang kapangyarihan mag-eksperimento sa mga nakakulong ng mga panahon na yon. Nag-o-opera siya ng mga tao na wala namang sakit. Ang gagawin niya lang, pag-aaralan niya lang. Mag-o-opera siya ng puso. Mag-o-opera siya ng baga at bituka. Are you ready for this? Nag-o-opera siya ng walang anesthesia.
Sayang daw ang anesthesia. Total hudyo lang naman yan. At musika sa kanyang tenga ang sigaw, hiyaw, palahaw ng mga tao sa sobrang sakit. He takes pleasure in that. And are you ready for this? How powerful this guy is. Gumawa siya ng surgically made Siamese twins. Biniyak niya yung dalawang magkapatid, pinagdugtong niya. Of course, people eventually died, but that's how crazy, but powerful this guy is. Walang maaring magtanong sa kanya kung bakit niya ginawa ito. At walang dapat magtanong sa kanya kung sino ang mamamatay at sino ang mabubuhay. Ang tawag sa kanya hanggang ngayon, history calls this person the angel of death. Dr. Asim Syed, on the other hand, is a surgeon in Hammersmith Hospital in London. Banda dun sa may amen. Hindi mapakali si Dr. Syed sa hirap na sinasapit ni Dilshad, isa sa kanyang mga pasyente. Sobra ang hirap na nararanasan ni Dilshad noong mga panahon na yun. Nasa bingit na siya ng tiyak na kamatayan. Dilshad was 64 years old at that time. Alam ni Dr. Syed na ang natatanging solusyon lamang kay Dilshad ay kidney transplant. Ngunit walang donor, walang match. Kung meron man, alam ni Dr. Syed na nasa kamay niya ang kapangyarihan upang iligtas si Dilshad. At hindi na po nagdalawang isip ang doktor. Naganap ang hindi pa nagaganap sa kasaysayan ng medisina. Ang surgeon na ito mismo ang nagdonate ng kanyang sariling kidney para sa kaligtasan ng kanyang pasyente. Pagkatapos ng operasyon, namulat ang mata ng dalawang pasyente na ito, si Dilshad at si Dr. Syed. Magkasama sila sa isang hospital room, magkatabi pa sila ng higaan. And again, si Dilshad had to muster strength from the deepest pit of her gut to say these words, "Doktor, hindi mo po kailangang gawin ito." Ang sabi ni Dilshad. Ngunit ang sagot ni Dr. Syed, "I was given by God the power. I'm using it to heal. I'm using it to love. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, sapagkat mahal kita, inay." Parehong doktor, parehong makapangyarihan, ngunit isa lamang ang may tunay na kapangyarihan. Ang tunay na saysay na kapangyarihan ay gagamitin ito upang maglingkod at magmahal. The only use of power is to love. Let's bring it closer to our hearts, okay? Tingin dito sa akin. Tatanungin ko kayo. Handa na ba kayo sa tanong ko? Ano ang kapangyarihan na meron ka, friend? What sort of power do you have? Lahat po tayo may kapangyarihan. Tingin dito. Walang tao rito na walang kapangyarihan. Alam niyo ba na ang kahit maliit at cute na bata na seeming to be powerless, sobra ang kapangyarihan yan sa lolo at lola. Ngumiwi lang yan ng konti, hindi magawa, hindi malaman ng lolo at lola kung anong gagawin nila. Alam nyo ba na ang mahirap, akala nyo mahirap sila? Ngunit lubos ang kapangyarihan niya mga yan. They can manipulate the feelings of people. They can get money from them. Am I making sense here? Lahat ng tao may kapangyarihan. Ang tanong ko sa iyo, ano ang meron ka at handa ka bang gamitin ito sa pagmamahal at paglilingkod? Do you have letter P, position? May posisyon ka ba? Sa isang opisina minsan, merong isang lalaki, inis na siya, hindi siya napopromote. Sabi niya dun sa may-ari ng kumpanya, "Sir, namatay na po kahapon ang manager ko. Sir, pwede ko na po ba siyang palitan?" Ang sabi ng may-ari ng kumpanya, "Aba, iho, tanungin natin yung funeraria kung papayag sila." Kung ikaw ay boss at may negosyo ka, you're a supervisor or manager, maybe sa halip na sigawan mo sila, why don't you invite them to their room? "This is the secret of my leadership in the corporate world.
Every morning, I would call on somebody to sit in front of my table. Nung una, hindi sila sanay magre-report ka agad, sir, ito po, hindi, hindi. Pare ko, kumustahin lang kita, kumusta ang ano, asawa mo, balita ako na hospital daw last Friday. How are you guys doing? And then we started swapping stories and beginning to be personal. Tanungin natin sila, siguro gumamit ka na mabubuting salita to encourage them. Alam ninyo, maiinis ka sa kanila, yung iba siguro kasi tamad. Meron po akong sekreto, tanungin niyo ako ano? Wala pong taong tamad. There are no lazy people. Only people who don't have dreams that are big enough to excite them. Ang trabaho mo bilang may kapangyarihan, bilang manager, bilang leader, turuan mo silang mangarap. Bigyan mo sila ng pangarap. Pag may pangarap sila, gigising sila ng maaga. They commit themselves to their dreams. You'd want to teach them and empower them. You communicate the dream to them. Turuan mo silang mangarap sa sarili. At sila ang babangon ng maaga at magtatrabaho ng maayos. O baka naman hindi mo sila kinakausap, yung sarili mo lang ang iniisip mo. Amo ka ba? Pag uwi mo mamaya, kausapin mo naman si Inday. Yung katulong sa bahay. At pag uwi sa bahay, Linggo naman ngayon, sabihin mo, Iha, mag-day off ka naman. Tingin dito sa akin. Pwede ba akong magbigay ng assignment? Tingin dito. Pwede ba pag uwi mamaya? O dito pa lang, bago kayo umuwi, bumili ka na ng pasalubong para kay Inday. Pwede? Pwede? Pwedeng cake, pwedeng cupcake, pwedeng whatever. Pasalubungan mo. Tapos sabihin mo sa kanya, dahil maraming salamat ha, sa lahat ng tulong mo. Kasi pinapagalita mo na yan madalas eh. Nagbabago ba? O hindi, subukan mo, ibahin mo style mo, mahalin mo. And then encourage her. Maniwala ka sa akin, mas pagbubutihin niya ang trabaho. Hindi pa rin perpekto, pero iigi ng konti. Mapapansin mo ha, pag may bisitang dumating yan, sabihin niya, ate, may bisita ka. Huwag kang mag-alala, ate. Iistimahin ko muna. Di ba? May initiative na. Ate, you have a visitor. Iistimahin ko muna. I will estimate them. Di ba? Mag-i-English na yan. Do you have popularity? May talent ka ba na hinahangaan ng ibang tao? Meron ba? I'm sure meron. Kahit mababa at meron kang inferiority complex, minsan sa retreat, may lumapit, narinig ko ho, kasi ako nagbibigay ng retreat. Sabi nung isa sa katabi niya, Brad, pangit ba ako? Sobrang baba ng self-esteem. Aba, yung isa nagmagandang loob, sinagot naman. Sabi niya, ang hirap naman sagutin, Brad, ng tanong mo. Pero susubukan ko ha, sabi niya, ang tatay mo pangit. Ang nanay mo pangit. Yung mga kapatid mo pangit. Anong tingin mo sa sarili mo, himala? But we have beauty. That's what God says. That's what the Word of God says. Do you have beauty? Are you ready for this? May ganda ka ba na tinitingnan ng tao? Talent in singing, in serving. Why don't you use this to serve others? Gamitin mo ito bilang plataforma upang magbigay ng pag-asa. I was preaching one time in one group. Umattend sa seminary yan si Miriam Kiambao. Kailan niyo si Miriam Kiambao, no? And I'm actually inviting her to speak here one of these days. Maybe you pray that she can come here. I was telling her, you've got amazing beauty. And she's using that to be a powerful instrument of inspiration of hope for people. Next assignment. Pwede ba mag-volunteer ka sa ministry? Huwag mong bulukin ang galing mo. Because God gave you the power. What sort of power do you have, Peso? Meron ba? Naku, pinag-usapan na natin yan first talk, ha? You want to serve the Lord with your money. But again, the power of money is there for you to empower the needy. May kaibigan po ako. Maraming pera, hindi siya kailangang magutong, hindi niya kailangang magnegosyo. In fact,
Yung kita niya sa negosyo niya, mas maigi pa nga sana kung yung pera niya inilagay niya na lang sa bangko, kumita. Wala pa siyang sakit ng ulo. Pero nagtsatsaga siyang magnegosyo. Tanungin niyo ako bakit? Simple lang ang sagot niya sa akin. Sabi niya, John, you know, I wanna do this para gumawa ng hanap buhay para sa mga nangangailangan. I want to create jobs so that people who want to work and they can receive salaries. Kesa idiposito ko sa bangko ng walang kahirap-hirap, dito ko lalagay para magbigay ng hanap buhay sa kanila. If we have money, we want to inspire and educate the poor. Tingin ho kayo dito sa akin, kaya sa feast, gumagawa tayo ng feast para sa urban poor. Kasi ang mensahe natin, nais nating ipahatid sa kanila upang bigyan sila ng pag-asa. And a portion of the money you give here goes to them. I'll give you an assignment. Give and use your money to serve others. Physique. May lakas ka ba ng pangangatawan? Alam nyo, maniwala po kayo sa akin o hindi. Sa katawan kong ito, sa nauna kong trabaho, maraming chicks ang mga sumusunod sa akin. Kasi po, ang trabaho ko dati sa poultry. Ang galing kong maghagis sa mga patuka, ganyan, no? Yung mga chicks sumusunod sa akin, ganyan. Pero kahit po ganito ang katawan ko, mas malakas po ang bisig ko kaysa sa asawa ko. Maniwala kayo sa hindi. I have stronger arms than my wife. Pero ito pong kamay na ito, ganda, no? Kulay pula. Hindi, pero pag walang guwantes yan, yung kamay ho na yan, kahit kailan, hindi pa nakasampal at nakaranas magbuhat ng kamay. Ito pong kamay na ito, ginagamit ko. Tanungin niyo ako saan? Alam niyo po ba hanggang ngayon, 16 years na kaming kasal ng misis ko, kapag pupunta siya sa kotse niya, itong kamay na ito pa rin ang nagbubukas ng pinto para pumasok siya. I would open the door for my wife because that's what my hands are for. God gave me this gift. I want to use this to serve her. At pag kami po ay kakain, I will pull out the chair for her to sit on. Hihilahin ko yung upuan para umupo. Ibabalik ko uli, ha? Kasi pag hinila mo na diretso, mahuhulog. Ibinabalik ko uli. Yeah. That's the purpose of my strong arm. At ang kamay na ito, pagkagaling ng misis ko sa opisina, ang kamay na ito ang magmamasahe sa kanyang noo at hahagod sa kanyang buhok hanggang siya ay makatulog. Am I making sense here? Single brothers, I'll give you an assignment. We never allow sisters to carry heavy stuff. Am I making sense here? Pag may binubuhat sila, tutulungan ninyo. Kahit upuan, chairs, boxes, and so on. I'll give you an assignment. Husbands, can you look at me now? Bibigyan ko kayo ng assignment. Open the door of the car for your wife. From now on. Do you understand what I'm saying? Hilahin ang upuan. Pag uupo sila, pag kakain kayo. Pero pag sa Jollibee at nakatornil yung upuan, wag na, ha? Kasi baka naman kumuha ka pa ng lagaret, saka to, screwdriver. Excuse me, brother, hilahin ko lang. Babalik ko rin. And I use the strong arms to hug my kids a million times a day. Do you have proficiency? Power at work, are you proficient in communication? You want to use this communicate encouragement to other people. Assignment to the wives, kasi puro na lang lalaki ang ma-assignment. Mga babae, bibigyan ko rin kayo ng assignment, tanongin niyo ako, ano? Abay, magaling kayo magluto, proficient kayo dyan. Yan ang kapangyarihan ninyo. Pag-uwi mamaya, magluto ng masarap.
para pagdating ng mga asawa at anak ninyo, happy kayo. You have an amazing Sunday. Tama o tama? I want to ask you a question. With great power comes great responsibility. The real purpose of power is to love and to serve. Palagi ko naman nung kunikwento sa inyo, my work brings me to different places. Handa ba kayo dito sa kwento ko? O makinig kayo ng mabuti, handa na ba kayo? Okay. One time, I was sent on a mission to Thailand. At ako po, nung nagpunta sa Thailand, alam po ninyo, hindi naman ako talagang just a background po sa inyo, hindi po ako mahilig magpamasahe. In fact, sa buong buhay ko, bago ako bumiyahe, isang beses pa lang ako namasahe sa buong buhay ko. Reflexology pa, no? Yung talagang sumisigaw ako sa sakit nung minamasahe ako. On my mission to Thailand, napaka-generous po nung donor. We were billeted to a 5-star hotel, tapos I was giving talks left and right, and niyaya po ako ng asawa ko kasi diagonally across is a building, isang massage area na maganda, talagang high class. At itong massage area na yan, talagang it's safe, napaka-decente. So yung asawa ko nagpa-foot massage, and while waiting for her, sabi niya sa akin, anong magagawin mo habang naghihintay ka? Sabi, ako'y magpapamasahe na rin, kahit wala po akong karanasan. Tapos tinanong ako, ano pong masahe ang gusto nyo? Yung misis ko, foot massage, nilagay siya sa isang room. Ako naman, tumingin ako sa menu, iba-iba palang klase ang massage, ano? Tapos, dahil nasa Thailand ako, ay sabi ko, nasa Thailand ako, di Thai massage. Di ba? Eh, nandun ko sa Thailand, di cultural experience. Pinala po ako sa isang kwarto, and that was my second time in my entire life to be massaged. But then again, this is what happened. Nung nandun na, pinadamit ako ng iba, pinasuot ako ng damit na iba, at pagkatapos nun, the lady started massaging me, but I never had an experience, I told you, and I didn't know what to expect actually. So she started massaging me until eventually she climbed on top of me, and she started massaging me in certain areas where I felt it was inappropriate, but I had to give it the benefit of the doubt kasi inisip ko, baka pagtawanan ako nito pag nagreklamo ako, di ba? Parang mahalata na prom di ako ba, na hindi ako marunong. But then again, eventually, while she was massaging me, she spoke in high-strung English. And she said, "Sir, do you want sex?" I was surprised. Number one, una, kaya nga kami nagpunta ng misis ko doon kasi decente ang itsura, walang kalokohang mangyayari, nagulat ho ako dyan. At that moment, I had so much power, boy. I was so powerful. I had the money. I knew at that time, yung pera ko lang ang kailangan ng babaeng iyon. Pwede ko siyang bigyan. And she can do to me whatever I would want her to do to me. I had power. As long as I can pay her right. I had the power of darkness as my ally, madilim. Yung asawa ko nandun sa kabilang room. Alam ko hindi siya magkukwento. Walang makakaalam. I can hide my actions. I had the power of the trust of my wife. My wife trusts me. And I had that power. And I had the power of the trust of brothers and sisters in the feast. You trust me. I preach to you. You allow me to speak God's word to you because you trust me that I can do it and I have the integrity to do it. Hindi ko naman ikukwento sa inyo pag may ginawa akong kalokohan doon, di ba? Hindi nyo naman malalaman.
madilim. At kung may mag-leak man at sinabing may ginawang kalokohan si John doon, I have the power of your trust. I-deny ko lang yan. Alam ko, hindi kayo maniniwala. I have that power. But with great power comes great responsibility. The power that I have, I want to use it to love. I will not use this power to lie to you. I will not use this power to ruin my family. I will not use this power to satisfy myself. I will not use this power to break faith, because I've always believed in my heart, and I will continue to live with it, na ang tao minamahal hindi ginagamit. And I just chuckled a little bit and I told the lady, can we put this to stop? I got my wallet, I paid her right, as the menu said. I closed my eyes. I prayed a prayer with her. She's Buddhist. Maybe she never understood what I was, who am I praying to, or what I was saying, but I just prayed anyway. And I was just hoping that the love of God would overshadow her. And I gave her extra money as well. Inisip ko lang, baka pag may pera siyang mas nadagdagan ng konti, baka naman hindi na siya mag-offer dun sa susunod sa akin. And somehow she can be saved. I gave her extra. And I left. God gave me this power to tell the truth and not to lie. To you, to my wife, to my kids. God gave me this power to serve and not to be served. God gave me this power to love people and not to use people. This is holy power. Let's pray together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Can you put your hand over your chest, please? Panginoon, maraming salamat sa kapangyarihang ibinigay mo. Can you say this prayer after me? Panginoon, maraming salamat sa kapangyarihang ibinigay mo. Lahat kami ay binigyan ng kapangyarihan. Kahit hindi namin alam. Kaming may mga position, popularity, peso, physique, proficiency. Huwag po sana naming makalimutan na ang kapangyarihan ay hiram lamang, naway magamit namin ito ayon sa iyong kalooban. Ipakilala mo ng higit sa amin ang iyong pagmamahal, so that we will be satisfied and will not use power to satisfy ourselves. Naway lalo naming makilala ang iyong anak na si Jesus. So that we will learn to be selfless. Turuan mo po kami magmahal. The love that's willing to sacrifice. Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw at ang iyong Espiritu Santo ang tunay na kapangyarihan. Jesus.
Christmas. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth. The hope of the world in you I stand. All I want is you. All I want is you. All I want is you. Can we lift up our novena to God's love? I want to pray for you. Lord Jesus, you gave us the power to dream. And we acknowledge the truth na ikaw lamang po ang pinagmumulan ng kapangyarihan tungo sa katuparan ng mga pangarap na ibinulong mo sa aming puso. Panginoon, ang kasagutan sa aming dalangin ay magiging kapangyarihan na aming gagamitin upang maglingkod at magmahal. We pray that in the mighty name of Jesus Christ, you would breathe miracle into these dreams. And we will use them to serve you and to serve your people for your glory and for our service to them. We pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.